Alright, mga katuno, may iba naman tayo ngayon. Ngayong araw, nandito ako sa kabilang subdivision. Dito ako sa bahay ng aking anak. So, siyempre, ang lolo talaga hindi maiwasan. Magiging 163 bantay bata si Sergeant Major, mga katuno. So, itong nandito na nakasalupakpak na napaka-relax ang buhay. Ang sarap talagang buhay ng mga bata ngayon. May cellphone, may TV, may gatas pa yan. Ito, hindi niya inubos yung gatas niya. Oh, oh yan. Hindi niya inubos. Napakasarap na gatas yan eh. Yun, magagatas na siya. Yan, yan, good boy yan. Mamaya naman dahil ano, nakakain na yan siya, maliligo na ito mamaya. Kasi nag-report siya sa akin, may pupo daw siya. Yaks! Ito naman ni San, nandito. Yan, isa rin ang masarap ang buhay. May taho siya. So, from taho, galing na siya, kumain na siya ng ano, noodles. Nilutuan ko yun ng noodles. Nagugos din yan. After noodles, naggatas. Tinimplang ko siya ng gatas din. And after naggatas, pinainom ko siya ng ano, ng somyux kasi may ubo siya. Yeah. Ganyan ako mag-alaga ng mga ano, chikitoy ng mga apo ko. Dahil siyempre, bilang lolo, mahal, mahal na mahal niya mga apo. After this, pupunta kami ng ano, barber siya, papagupitan ko mga ito. Yan ang ginagawa ni ano, ni Sergeant Major. So, bago siya ano, gagawa ng kanta mamaya, siyempre, unahin muna namin ito. Simple lang, ano, trabaho. So, sarap ng buhay nila. Nakakaingit. Yan. Panood ng TV. Kumumay internet. Yan. Yan ang mga pinapanood nila. Meron din kaming ano dito. Yan. Aquarium. Pero hanapin natin kung saan yung isda. Yun. Yan. Bagong kain na rin yan. 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 Dito naman tayo. Let's go to ang tinatawag nila kasi dirty kitchen. Pero hindi naman dirty. Yan. Pag sinabi kasi dirty kitchen, nandun na yun. Lahat-lahat ng mga gamit mo yan. So, with that, eto na. Pupunta tayo doon sa nilagang liempo. Yan. Ito, gagayatin ko na ito mamaya kasi lulutuin ko siyang adobo. Mga kasama, bakit liempo tapos nilaga bago i-adobo? Yan ang proper way na magluto ng simpleng adobo. Yan. Magtataka kayo bakit si Sir Major nagluto siya ng adobo, bakit nilaga pa niya? Yung mga iba, direct yan. Magkagaling sa palengke, pak-pak-pak-pak-pak sa lababo, gas, gayat-gayat. Hindi, mga sama. Mga katono, ito yung proper way how to cook the adobo. Nakikita niyo yung mga panlasang Pinoy. Ito naman na iba ito kasi yung panlasang Pinoy na yung vloggers na malaki na ano na yun, kumpleto ng gamit nun. So, according to the book, yung mga ano na, ang ginagamit nila. Eh tayo simple lang. Simple lang. So, yan. Gagawin natin adobo. Pupunta naman tayo dito sa nakasalang na bagong kaldero. Uy! Yan, nakasalang. Kumukulo. Mga katono. Kumukulo. Malambot na. So, ready to, ano yun? Ready to jump yung mga ingredients niya. O yan, nakita niyo yung mga lumulutang na buo na paminta.
Sarap yan lang na yan. Ito yung mga ingredients lang, simple lang na pananghalian. Yung ano ba, yung mabubusog ka lang sa gawa mong luto na para sa inyo lang. Pero masarap siya. Pwedeng pang outside, ano na yan. Kung ibebenta mo sa restaurant yan, ay bibili mo sa restaurant yan, mahal yan. Yung isang mangkok, that is 60 pesos or 70 pesos. Yung sangkap naman ng adobo, yan. Ha, ha, ha. Sibuyas at bawang. Yan. Gagayatin ko yan mamaya. Meron na tayong bitchin. Yan. Meron ulit pamenta. Oo. Magtataka kayo kung bakit may Mang Tomas na sahog niyan. Asin. Yan. Meron din calamansi flavor. Huwag na kayo magtaka. Itanong nyo lang mamaya, mga katono, mga viewers ko, kung bakit si Sir Major meron siyang sabor. Calamansi. Yan. Datu puti. Datu puti na naman. Yan ang toyo. Yung simple cooking niya no, ni Sergeant Major is meron siyang Mang Tomas. Bakit? Meron pa siyang sugar. May asukal pa. Malalaman niya natin mamaya, mga katono. Ngayon, magagayat na tayo. So, mga katono, ito yung lababo ng aking anak. Simple lang siya. Simple lang. Simple. Ako rin ang nag-aayos yan dito pag nandito ako. Dahil dati, meron silang damugan. Damugan na maliit na timba. Pinalitan ko. Ito na yung bago ngayon. Nalalagyanan ko ng damugan. And then, dati, barado ang lababo nila. So, ako naman, eh, siyempre, wala akong magawa. Naawa rin ako sa mga anak ko. Yan. Ginawa ko yan. Yan. Gawa ko yan. Yan, may mga patiyon. Nakita niyo yun, oh. Natusok yun, pumutok yun. So, ginawa ko ng panibago. Yan. So, si Sergeant Major, hindi lang kakanta, hindi lang magluluto, mag-alaga na ampo. Pati ano yan, alam ko yan nagagawin kaya sinasabi nila, jack of all trades tayo, mga katono. Yan, gawa ko yan. Ayan yung nakikita nyo yan, pader, binutas ko hanggang dun. Yan, ito, yan. Nakita nyo yan, yan. Binaon ko na tubo. Tapos, ito yung ano yan, ito yung pinaka-safe. Ano niyan? Mabubuksan yan, makikita mo kung tumutulo yung natatapon na tubig. Yan. So, hindi na kapagtataka. Si Sergeant Major kasi yan eh, no-active pa yan. Marami siyang alam. Kahit saan ako lugar na ma-assign noon sa detachment, 3 days pa lang ako sa detachment. After 1 week, may mga tumutubo na mga pananim, gulay, sitaw, ganyan, mga along. Yan. Yan ang ginagawa namin pag nandiyan kami sa detachment. And after that, meron pinatawag na master information, ganyan. So, pagka naaalala ko nga yung na-active pa ako eh, mapapaiyak din ako, nalulungkot ako. Pero, 34 years na, so kailangan mag-retire. Baka lalo tayo maging pasaway lang sa servisyo natin pag hindi pa tayo mag-retire. Para ma-enjoy na lang natin yung natitirang lakas natin sa nabinagay na natin. Pag-inom ng juice. So,
Standby mga katono, ito na, magagayat na tayo. Babalik tayo mamaya, magsha-shout out na tayo ng mga ano, mga viewers natin. Okay? So, meron tayong part 2, papatayin ko muna 'to.